Welcome to Exhibits Today. This is Brother Hernan Falcon, live here at the Exhibit Studio. At ngayon pong araw nito is a very special day sapagkat we're going to have an interview para po sa isang event na darating po dito po sa Pilipinas. Dito gaganapin sa SMX Manila. Ang one of the prestigious event that will happen in the Philippines, ito yung tinatawag na Philippine Food Expo. No? Ito yung ating aabangan, ito the Food Expo para po sa first, the 15th Philippine Food Expo 2023. At kasama po natin para po mas maliwanagan natin at malaman natin ang mga detalye. Wow! We have the President of the Foodex, of Philippine Foodex Incorporation, walang iba, Mr. Ruben Z. Magandang araw, sir. Good morning! Good morning! Ayan, sir. Bati ko kayo sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig. Good morning. Yes, sir. Pati po dito sa ating mga manonood sa atin sa SMX. Pakibati na rin po sila, sir. Yung pupunta sa ating 15th Philippine Food Expo, the only Filipino food show, sigurado pong masisiyahan kayo sa pagbisita nyo. Okay, sir. Kanina, nabanggit nyo the first Filipino food o Filipino food na expo. Pag-usapan natin ito, sir. Ano ba yung objective at saka goal nitong show na ito, sir? Bakit siya Philippine Food Expo, sir? Philippine Food Expo kasi we are promoting only all Filipino food. Lahat ng ingredients na ginagamit ng mga food processor at saka exporter ay all Filipino materials. So ang objectives ng Philippine Food Expo is to provide a venue to promote and create awareness of the Foodex organization mandate in supporting MSE, food processors and manufacturers, for market opportunities, business trends, para po, at the same time po, para matulungan natin yung ating MSME. Tama. Kumbaga, so, sir, it is a factory of not only Philippine food but also yung mga manufacturing tsaka yung mga ingredient na ginagamit po. At siyempre, nakakatulong ito sa industriya when it comes to Philippine Food Corporation. Tama po ba, sir? Tama. Oo. Tsaka dito sa objective natin, siyempre kung sumali ka dito as a MSME, siyempre ang importante sa sumasali is yung sales. Tama. Benta ka ba? Tama. Tapos yung produkto mo ba, fit na ba para sa local o kaya pang export? Tama. So malalaman mo agad yan. Makukuha mo agad ang feedback, mabilis lang. Hindi mo na kailangan na kasi yung tao pag tinikman ng produkto mo alam na niya kung medyo maalat ito, matamis o ano, kung mahal itong produkto mo, so instant agad malalaman mo agad yung ano mo. Baka within this show makakuha ka na agad ng order na good for 1 month. Tama. O kaya 6 months. Yes. So, yun yung mga objective natin. Napakaganda. So ito, magaganap ito parang B2B business, no? At the same time, this is a opportunity para kumbaga makakuha sila ng mga partner at business, no? Para lalo na po na gumanda at tumusay ang kanilang when it came to kung meron silang mga restaurant o kaya negosyo na gustong buksan. This is a good opportunity, no, sir? Para po sa this venue, para po maraming makaalam dito sa ating mga Pilipino po. Tama po ba, sir? Tama. At saka yung mga distributor natin, mga nagdi-distribute ng mga produkto, consolidator. Ito na po yung mga materials, mga produkto na hinahanap natin. Makikita ko natin dito. Tama, sir. So pag-usapan natin, sir, yung mga sinabi nyo kanina, mga exhibitors at distributor. Sino ba, sir, mostly yung mga mini-expect natin na mga distributor at manufacturer na sasali dito sa ating event, sir? Medyo bigyan nyo kami, sir, ng mga mga sasali dito ng mga kumpanya, sir. Dito sa Philippine Food Expo, ang ating exhibitor is about 300. Dami, so no? Ito composed of MSME.
Tapos this is from Luzon, Bisaya, and Mindanao. Hindi lang ito Luzon, buong ano. Then ito assisted by DA. Tinulungan nila yung ibang mga kumpanya na maliliit na may promote yung kanilang product. At saka dito rin, meron din tayong mga other na katulad na sinabi mo kanina, meron tayong mga equipment, meron tayong mga ingredients, meron din yung packaging na company. So all in one, kung ikaw ay processor, makikita mo rin dito yung mga kailangan mong mga makina o kaya yung mga raw materials na kailangan mo sa pag-produce mo ng product. Tama. So ito, marami tayong kumpanya. There are 300 company na magjo-join dito sa tinatawag natin the Philippine Food Expo. At sir, during the event, what they expect, meron ba tayo dito mga demo, siyempre mga pag-demo ng cooking, at siyempre may mga program tayo, sir, may mga parapol. And I think this is a very exciting event, sir. Tama po ba? Sir, what they expect, meron ba ito mga seminar, mga demo ng pagluluto? Sir, what they expect, sir, when they come to this venue, sir? Well, the visitor can expect na maano niya yung mga product ng MSME, tapos we have fresh product, processed food, fresh fruits, and marine products also. So dito marami rin tayong mga samples, mga ano, matitikman nila, previous, mga pre-taste. At the same time, meron din po tayong culinary challenge. Yung culinary challenge sa composo po ng 36 schools and universities. Then meron din ho tayong mga yung Young Farmers Challenge Forum. Meron din ho tayong yan. Then meron din ho tayong Food Tourism Seminar. Food Tourism Seminar. Yeah. Oh. So marami ho talaga. Marami kayong may expect dito sa trade show na ito. Ako, napakasaya niyan at marami tayong matututunan. At syempre, may mga competition at matitikman natin ang iba't ibang luto ng Pilipino. Ayan, ako sarap niyan. Sir, anong oras po ito, sir? Saan lugar? At syempre, paano po sila makakapasok? Meron po bang entrance to, sir? Itong atin? Itong Philippine Food Expo, the only Filipino food show, will be on April 28 to 30 sa Mall of Asia SMX. Mm-hmm. So, yung ticket natin, if you are a regular ticket is about 100 pesos. But if you are a senior or student, you get discount, so you pay 80 pesos. Mm-hmm. Pero kung naka-receive ka naman ng mga invitation galing sa organizer, definitely is free. So ganito yun, sir, yung mga pinamimigay natin, no, sir? Yes, correct, yes. Oo. No? So, sir, what time will it start? Ano oras po yung ating opening ceremony, sir? Opening ceremony natin is 10 o'clock. Oo, 10 o'clock. So, are we expecting more celebrities, special guests? I think that is for TBA na lang, sir. Marami tayong ina-expect dito ng mga special people. Oo. Special ini-invite din namin yung mga online seller. Oh, marami kang produkto na makikita dito, pwede yung ma-online, makakatulong din sa ating mga food processor lalo na yung maliliit. Tama, yan. So this is a combination not only for yung mga talagang regular na nagbebenta face to face, but also we are inviting those tinatag natin mga media platform, yung mga yan, yung sa mga online. So, this is a wonderful day para sa combination ng talagang pagpapakalat ng pagkain ng Pilipino. At saka, tagal nating pandemic eh. So, yung aming mga members, yung aming mga exhibitor, ready na. Lumaban sa talaga, ready na sila magbenta. Yes, go na. Okay, sir. Excited na. At the same time, yun naman siguro mga visitor natin. Ang tagal din hindi nakalabas, hindi nakakita ng mga ganitong food shows. Sigurado ka. Kumbaga, init na sila. Ma-experience nila itong... Nako, sir, maraming salamat, sir. And I'll give you the
the special message to invite our Filipino people, not only the Filipino but whole world na gustong masaksihan itong araw na ito, sir. And syempre, samantalayin nyo na rin sa ng pagkakataon sa lahat ng nanonood dito sa atin sa SMX para po dito sa inyong show, eh pasalamatan nyo lahat ng ating exhibitors. Ladies and gentlemen, let's welcome the President of Philippine Food Expo. Let's welcome Mr. Ruben Z. Sir, your last message. Well, gusto namin pasalamatan ng gusto namin invite yung lahat ng mga televiewers natin, yung mga listeners, na let's support Philippine Food Expo, the only Filipino food show. Supportahan po natin ang ating mga Filipino product. At the same time po, we'd like to thank also yung mga sponsor namin, especially DA, Phil Export, DTI, PCCI, at saka yung mga ang university po na ating kapartner is UST. Yung mga hotel association at saka yung mga supermarket, gusto rin po naming magpasalamat. So yun lang po, sir. Aming maraming salamat po. Yan po ang tinig ng ating presidente po ng magaganap po ng Philippine Food Expo 2023. Sa ngalan po ng aming executive producer, Mr. Rick Angeles ng Exhibits Today, siyempre po nagpapasalamat kami sa aming major sponsor, siyempre ang Philippine Food Expo na kami ay binigyan niya ng maging media partner, at siyempre ang Venue Design at Swedish Design na gumagawa po ng magagandang booth dito po sa SMX at saka sa World Trade at sa mga hotel. Ito po, si Brother Hernan Falcon ay nagsasabing always, God bless you.